aking mga kaibigan. Alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang ating mga katabi ng magandang tanghali. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Alam po ninyo, kagabi, habang ako ay naka-online, ay may tatlong hugot lines po akong nabasa. At nais ko pong i-share sa inyo ito. Unang-una, ito yung sinasabi. Ang gusto kong kaibigan, yung Rexona, kasi alam kong they won't let me down. So hindi po ako nag-advertise ng produkto, ha? Nabasa ko lang po ito. Yung isa naman, ito yung sinasabi. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ay yung maalala ka ng kaibigan mo kahit na wala na siyang kailangan sa'yo. O diba? Yung maaalala kang lagi-lagi, hindi lang dahil may gusto at kailangan sa'yo. At ito yung pangatlo. Mas maganda ito, no? Sa tatlong nabasa ko. Ang tunay na kaibigan, hindi ka sisiraan kapag nag-aaway kayo. Hindi kanya ichichismis at imamarites ang mga kahinaan mo. Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan para magdamayan at hindi para magplastikan. O diba? Yung hugot lines, napakaganda. Na ang isang magkaibigan daw, ang tunay na magkaibigan, kahit magkaaway, hindi ka imamarites.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa sa atin ay may kaibigan. Yung iba sa inyo may itinuturing pang matalik na kaibigan o best friend. At alam po ninyo, marahil nakaranas tayo sa ating buhay ng iba't ibang uri ng kaibigan. Siguro nakaranas tayo may mga kaibigang panandalian lamang. May mga kaibigang lulubog at lilitaw. May mga kaibigang kilala ka lang sa oras ng iyong tagumpay at lalong-lalo na kung may kailangan sila. May mga kaibigan naman na feeling mo ginagamit ka lang. May mga kaibigan din naman sa kabilang banda na maaasahan sa hirap at sa ginhawa. At may mga kaibigang pangmatagalan. Siguro yung iba sa inyo, senior citizen na, pero may mga kaibigan pa rin sila mula nung sila ay mga bata pa. Mga kaibigang tumatag, tumagal, at sinubok na ng panahon. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, "Hindi ko na kayo inaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inari ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng aking narinig sa Ama." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakaliwanag po na ang turing sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay kanyang kaibigan at hindi alipin. Sabi nga sa lyrics ng isang kanta, "Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung papaanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan at bilin ko sa inyo ay magmahalan." Kaya nga po akmang-akma, yung huling sinabi sa hugot lines na aking ibinahagi kanina, na ang tunay na kaibigan, hindi kasisiraan kahit kayo ay magkaaway, hindi ichichismis ang kahinaan mo. Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan para magdamayan, magtulungan, magmahalan at tanggapin ang kahinaan ng isa't isa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ano nga ba ang tunay na batayan ng tunay na pagkakaibigan? Simple lang po, pagmamahal. At ito po ang ipinakita sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ito ang inihahabilin sa bawat isa sa atin. Ang pagmamahal niya na humantong hanggang kamatayan sa krus. Isang tunay na kaibigan na hindi iniisip ang kaniyang sarili. Isang kaibigan na sinalo ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Isang kaibigan na hindi kailanman nagpabaya. Isang kaibigan na iniintindi tayo sa napakadami nating pagkukulang. At isang kaibigan na hanggang sa huli ng kanyang hininga, kapakanan natin ang kanyang iniisip. "Ama, patawarin po ninyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Kaya nga po ang batayan ng isang pagiging
Kristiyano, mga tagasunod at kaibigan ni Kristo ay nakasentro sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang pinakabuod ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At ang pagmamahal na ipinakita sa atin ni Jesus ay hindi nakabase sa anumang kondisyon o anumang kagustuhan, kundi ang pag-ibig ay ipinakita niya ng buong-buo, walang kinikilingan at higit sa lahat, walang hinihintay ng anumang kapalit. Kaya nga po ang magandang katanungan sa araw na ito ay, ganito rin ba tayong magmahal? Kagaya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ikalawang magandang tanong, itinuturing din ba natin na ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang ating pinakamatalik na kaibigan? At ikatlong magandang tanong, handa rin ba tayong ibigay ang ating sarili, ang buo nating buhay para sa ating mahal na Poon? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, inuulit ko po, hindi tayo itinuring na alipin ng Panginoon. Itinuring tayong kanyang kaibigan. Dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos, hanggang sa ngayon, itinuturing tayong espesyal sa paningin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At ang pagkakaibigang kaloob ng Diyos sa atin ay hindi panandalian. Ito ay pangmatagalan at hanggang kabilang buhay. Ito ay ang lakas natin. Dahil sa pagkakaibigan ni Kristo, tayo ay pinagagaling niya sa ating mga karamdaman. Dahil sa pagkakaibigan ni Kristo, pinagkakaloob niya ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagkakaibigan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, tayo ay binibigyan niya ng kaginhawahan sa gitna ng pagsubok at unos ng buhay. Kaya nga, naway tanggapin natin ang pagkakaibigang kaloob sa atin ng Diyos at naway mamuhay din sa ating mga puso ang pagkakaibigang nakasentro, hindi dahil tayo ay may makukuha sa Kanya, kung hindi ito ay nakasentro sa tunay na pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.